Hi, this is the Soul Farm Girl. I-share ko po sa inyo kung ano po yung sikreto sa pag-aalaga po ng livestock para maging successful as a business. Sa pag-aalaga ng livestock, tatlong bagay lang yung kailangan nating i-consider. So, breed, nutrition, and management. Ang unang i-discuss ko sa inyo is breed, or sa Tagalog, lahi. Huwag tayo magtipid sa breed ng aalagaan natin. For example, baboy, broiler, paikluging manok, kambing, baka, free-range chicken, etc. Pwede ba na yung binili mo na biik lang sa mga buy and sell ang gawing inahin? Kasi 8 na pares ang dede. Naku, wag po. Bumili kayo ng F1 from a legit supplier at yun ang gawing inahin. Ang F1 ay ang term na ginagamit sa genetics and selective breeding. F1 stands for filial 1, nang ibig sabihin ay first filial generation, or sa Tagalog ay unang anak ng crossbreeding sa magkaibang parent type. Siguruduhin din na ang semen na gagamitin ay galing sa legit and reliable breed para maging fast grower at maganda ang feed conversion natin, or FCR. Sa bawat gramo ng feeds na ipapakain mo, siguradong malaking timbang na ibibigat ng mga alaga mo. Sa poultry naman, siguraduhin class A ang bibilhin na sisiw na alagaan nyo para maging matibay at mabilis ang paglaki nila. Ang next na i-discuss ko is nutrition. So ito yung feeds and vitamins. So bakit hindi ko sinama yung medicines? Kasi kung maganda yung nutrition ng mga alaga ninyo, magiging malakas yung immune system nila at magiging matibay sila at hindi sila basta-basta madadapuan ng sakit. Kaya hindi na natin kailangan mag-medicate. Ang feeds ang pinakamalaking cost sa isang farm. Kaya dapat lang natignan maigi yung price ng feeds na gagamitin natin sa ating mga alaga. Pero bukod sa price, ang performance ang dapat nating isalang-alang sa pagpili ng brand ng feeds na gagamitin. Dapat na sapat ang nutritional value ang nabibigay or nakakain ng ating mga alaga para hindi humina ang immune system nila at hindi na magkasakit. Pag malakas ang pangangatawan nila at sapat ang nutrients ng feeds na kinakain nila, mas matagal natin mapapakinabangan ang mga ito at makakaiwas pa tayo sa pagbili ng mga gamot pag sila ay nagkasakit. Having said all that, paano natin malalaman kung anong brand ang kompleto ang nutrients? Medyo mahirap yan, lalo na pag first time mo mag-alaga kasi hindi ka pa nakasubok. Pag mahal ba ang isang brand ng feeds, ang ibig sabihin maganda? At pag mura, hindi maganda? Well, it's not conclusive. Much better kung tanungin kung sino na ang nakasubok at alamin kung ano ang naging experience nila sa paggamit ng feeds na yan. Piliin ang brand ng may track record na para hindi magsisi sa huli. Huwag nating tipirin sa nutrition ng ating mga alaga. Maling pagtitipid po yun sa wastage or yung mga natatapon every time na magpapakain na lang tayo magtipid. Dapat ayusin ang pagpapakain para hindi nasasayang. Ang last na i-discuss ko is management. Dito pumapasok yung housing, feeding, biosecurity, and recording. Kahit na magandang lahi at magandang klase ang feeds na ginagamit mo, pero hindi maayos ang pag-aalaga mo, hindi rin magiging successful or effective ang farm mo. This includes, number one, housing. Hindi naman kailangan maganda, ang importante lang ay maayos at komportable ang mga alaga nyo para mabawasan ang stress nila. So, number two, feeding time at water supply. Kailangan na sa tamang oras ang pagpapakain at sapat ang sukat na ipapakain. Kailangan din na laging may malinis na tubig na iinumin ang mga alaga natin sa farm. So yung number 3, cleanliness, disinfection, or biosecurity. Kailangan nating panatilihing malinis ang mga hulungan
paligid ng farm para maiwasan ang pag-accumulate ng mga virus sa loob ng farm. Ugalihin na laging mag-disinfect regularly at maging strict sa biosecurity para hindi makapasok ang anumang sakit sa inyong farm. Kaya ako in-emphasize yung pag-strict sa biosecurity sa loob po ng farm natin kasi may mga ibang farm owner na nagiging kampante po sa pagpasok nila sa farm. Kahit naman maliit lang po yung farm natin or sabihin na nating backyard farm lang po tayo, kailangan meron pa rin tayong footbath or kailangan maligo muna tayo bago pumunta sa farm para makapagpalit ng damit. At saka yung gagamitin na boots or mga chinelas sa farm, dapat dun lang po yun para hindi naman po tayo maging carrier. Kasi pwede rin po tayo maging carrier ng virus sa loob po ng farm natin. So para maiwasan po natin yun, ganun po yung kailangan natin. Maglagay po tayo ng footbath at saka dapat iba po yung chinelas at saka boots na gagamitin po natin sa loob ng farm. Kasi po may mga, lalo na sa mga malalaking farm ha, kailangan doon sa mga malalaking farm, bago ka pumasok po sa ano nila, farm nila, kailangan mo pang maligo, magpalit ng damit, at saka magboots bago pumasok sa loob ng farm. Kaya ganun po sila ka-strict sa biosecurity. Para maiwasan po natin yung malaking mortality or yung virus na carrier po sa mga bibisita sa farm po natin. Pang-apat, recording. Kailangan yung i-record lahat ng data or information sa farm po ninyo, para alam ninyo kung kailan kayo dapat mag-dispose or mag-harvest, kailan dapat mapakasahan yung inahing baboy or kailan manganganak, ilang feeds ang napakain, ilang percent ang egg production, at kung kailan magkakal. Dapat din na nakarecord kung magkano ang sales at expenses sa farm para malaman ninyo kung kumikita pa kayo or hindi na. Nagbibigay pa ako ng example sa diniscuss kong equilateral triangle. And so sa breed, example po, bumili po tayo ng baboy, anak po ng F1. And so magandang po yung lahi niya. Sa management naman po, on time po tayo magpakain, tsaka laging nakaready po yung drinker nila or yung inumin nila, malinis po, at tsaka malinis yung kulungan nila at comfortable po sila. And so ayos po tayo sa breed and management. Pagdating naman sa nutrition, ang pinakain natin sa mga alaga nating baboy is darak, mais, dahon-dahon, or yung mga tirang pagkain. Matagal ang paglaki ng mga alaga natin pag ganyan. Depende sa edad ng baboy, ay may akmang pakain para dito. Pre-starter, starter, grower, at finisher. Subok na yan sa mga malalaking feed company kasi may mga nutritionist ang mga yan at dumaan na rin sa mga trial yan. Kaya pag hindi sapat ang nutrients na nakakain ng mga alaga nating baboy, maari silang magkasakit or mabansot or matagal yung paglaki ng mga alaga natin. Ang next example po natin is management and nutrition. And so maganda naman po yung management natin and nutrition. Kasi sa management, on time naman po tayo magpakain sa mga alaga natin. And sapat ang pinapakain, hindi nawawala ng malinis na tubig, at komportable ang mga alaga natin sa kulungan nila. Maganda rin ang quality ng feeds na pinapakain natin at may mga vitamins pa. Pero, sablay ang breed o lahi ng alaga natin. May lahing mestizo or native. Kaya, matagal lumaki at hindi masyadong mabigat yung mga alaga nating baboy. Kapag hindi maganda yung breed or lahi ng mga alaga natin, maari tayong malugi kasi kain na ng kain yung mga alaga natin pero hindi na co-convert yung feeds na kinakain nila sa paglaki nila kasi mababa yung feed conversion ratio. Ang next example po natin is good breed and good nutrition but poor management. Yan. So sa management, dyan po pumapasok yung number one, housing. Yan, sa housing po, kailangan lagi pong malinis at dry yung pen ng mga alaga natin. Lalo na pag piglets pa lang yung mga alaga nating baboy kasi andyan yung magkakasakit sila, pwede silang ubuhin. Yan, so magkaroon sila ng pneumonia. Saka pwede po sila talaga magkasakit at magkaroon ng mortality sa farm po ninyo. Number 2, yun po yung feeding naman. Sa feeding, kailangan on time po tayo magpakain para mabawasan po yung stress level ng mga alaga po natin. Saka dapat
malinis po yung tubig na ipapainom natin sa kanila at malinis po yung source of water na iinumin po ng mga alaga natin. Yan. So yung number 3, biosecurity. Yung sa number 3 naman po sa biosecurity, kailangan strict po tayo para hindi po magkaroon ng virus na galing po sa labas. Yan. So dapat sabihan po natin yung mga caretaker natin na bago pumasok, kailangan po mag-foot bath or mag-disinfect po sila. Kasi isa rin po yan sa mga carrier na magdadala sa loob ng farm po ninyo. Yan. So yung number 4, yan na po yung recording. So kailangan sa recording, lalo na sa inahin, kapag may mga alaga po kayong inahin, kailangan naka-record po kung kailan nyo binili, kung ano yung mga pinakain ninyo, kung kailan nyo pinakastahan, para alam ninyo kung kailan siya magdidihit ulit. Yun yung babantayan ninyo, para alam din po ninyo kung kailan siya manganganak. Doon po sa binigay kong example is baboy, pero pwede nyo pong i-apply yon sa lahat ng livestock. Yan, so dito lang po magkakatalo sa breed. Kasi sa broiler, dapat class A po yung bibili yung mga sisiw. Yan, so sa paitluging manok naman, dapat maganda po yung mga kukunin yung lahi para maganda po yung egg production nila. Ganon din po sa kambing, baka, saka sa mga iba pang livestock. Pwede nyo pong i-apply yun dito sa liniskas ko po. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. And please don't forget to comment, like, share, and subscribe to my YouTube channel. Happy farming, everyone!